Kami nagpaaral sa'yo, no? Kailangan mo ibalik sa amin yan. Oma! Oh, sige, huwag kang mag-alala. Utos ako mamaya si Babe sa pera padala. Before 6. Oh, sige. Okay, sige. Bye-bye. Sino yan? Ha? Si Mama. Nangihingi ng pera kasi kinulang daw yung padala ko nung nakaraan. Eh, paano hindi magkakasya? Eh, napakaluho ng mga kapatid mo. Pa-post-post pa. Tayo nga dito kung makapagtipid, tsaka kung makapagtiis, eh, ganun na lang. Hayaan mo na. Pamilya naman yun, eh. Yun na nga, eh. May pamilya ka na rin. Okay lang sana kung paminsan-minsan, eh. Kaso yung mga kapatid mo, malalaki na yun. Dapat naghahanap na ng mga trabaho yun. Kasi kung lagi kang nagbibigay, alam mo yun, magiging batugan yung mga yan. Babes, please, intindihin mo na lang. Ay, hanggang kailan? Babes! Hmm? Grabe, oh. Nag-text sa akin si Mama, galit na galit. Oh. Mapuputulan na daw sila ng kuryente. Ala? Ay, nako. Babes, pasensya ka na. Alam naman, simula na nung naging tayo, nagalit sa iyo mga yan. Ako lang kasi inaasahan nila dati. Pero huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Mama para hindi ka nalang tratuhin ng ganyan. Tsaka yung mga kapatid ko, oh, pipilitin ko na. Gagawa na ako ng paraan para magkatrabaho yung mga yon, para may pakinabang naman sila. Ano ba yan, Judith? Kailan ba kayo magpapadala? Mamamatay na sa guto mga tao dito. Pinipigilan mo yata yung pagpapadala, eh. Pera ng anak ko yan. Damot-damot mo naman. Ho? Anong madamot? Wala po akong pinagdadamot. Tsaka si Rex pa yung nagdedesisyon sa mga ganyang bagay. Saka binibigyan naman ho kayo, ah. Sino yan? Si Mama. Ano? Hello, Ma! Bakit ba kayo dumediretso kay Judith? Pag mga ganyang bagay, akong kausapin nyo. Pwede ba makapagantay? Ipapadala ko na nga, oh. Ah, basta. Simula nung naging asawa mo yan, nahati na mga pera na binibigay mo dito sa bahay. Kami nagpaaral sa'yo, no? Kailangan mo ibalik sa amin yan. Oh, Ma, magbibigay naman ako. Pero alam nyo naman, di ba? Hindi naman ganun kalaki palagi ang kinikita ko. Eh, kung pagtrabahuhin nyo kaya yung mga tao dyan, para naman may maitulong sila sa inyo, di ba? Anong oras ka ba magpapadala? Mamaya na ho. Basta wag nyo na lang hong itetext tsaka tatawagan si Judith. Ako na lang. Kapag may asawa ka na, wala namang masama na mag-abot ng pera sa magulang o sa kapatid mo. Kumbaga, tulong mo na sa kanila yon kung talagang kailangan nila. Pero hindi mo na obligasyon na bayaran ang mga gastusin nila kasi meron ka ng sariling pamilya na mas kailangang unahin. At tama na mas mainam na ikaw ang pumagitna sa magulang mo at sa asawa mo para maiwasan ng friction at mauwi pa sa away. Kaya lagi mong tatandaan na hindi ka nagdaramot kung wala namang maiaabot. Sa mga nanonood ngayon, i-comment nyo lang sa baba kung ano ba ang inyong mga tips sa mga problema sa relasyon. At malaking tulong na rin po sa amin kapag shinare nyo ang video na to. Ako po si Sir Rex, maraming salamat at kita-kits sa next video. Rexions, api!